us our guest briefer for today, the District Director of Northern Police District, no other than Police Chief Superintendent Eric Serafin Reyes. Kumusta? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po, gaya ng natura ng aking kaklase, ako po ay si Police Chief Superintendent Eric Reyes. Ako po ay naitalaga na District Director ng Northern Police District noong August 3. Hayaan niyo po ako makapagbigay ng aking ulat sa aming sinasagawang mga gawain doon sa Northern Police District. At aking pong presentation ay, ang sequence ng aking presentation ay nakasaad po dyan. So nung ako po ay dumating sa Northern Police District, ang amin pong distrito ay may ang district headquarters ay may total na 210 personnel. Okay? At sa utos po ng pamunuan ng Philippine National Police ay na-download po natin ang mga PO1 at mga inspector sa iba't ibang himpilan ng Northern Police District kagaya ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. So nag-umpisa po kami ng strength ay 210. At sa kasalukuyan, ito ay naging 139 na lang. Ito po yung mga taong gumagawa ng gawaing administratibo, clerical. So, sinagawa po natin ito sa pag-aayos. Sinalam po natin kung ano ang mga gawain sa opisina na pwedeng pagsamahin at bawasan ang mga taong gumagawa o naka-assign sa district headquarters. So ang total po na PO1 na naibaba na download ay 107, yung mga inspector ay 8, at yung ibang mga ranggo po naman na base doon nga sa pag-aaral ay pwede namang i-download na ay 76. So pinapakita po ngayon dyan ang comparison ng strength ng limang pangunahing unit ng Northern Police District. Ito yung District Public Safety Battalion, yung Caloocan City Police Station, yung Malabon City Police Station, yung Navotas City Police Station, at saka ng Valenzuela. So, ano ho naging impact nito sa aming mga gawain, kagaya po sa peace and order ng Northern Police District? Doon po sa aming sinasagawang lambat sibat operations, sa on the average po, nung ito'y inumpisahan, ang datos ay nagsasaad na on the average per week, 237 incidents po ang nangyayari. Ito po yung kulay blue, yung baseline. Ano? Yung ginamit po naming baseline ng inumpisahan po ang Lambat Sibat. At sa patuloy po na pag-aaral at direktiba ng ating pamunuan ng himpilang pambansang pulisya, sa ngayon, mula po sa 237, on the average ay nasa 145 na lang po nung nakaraang linggo. So ito po ay bumaba ng halos sa mga 60%. So nung the past 2 weeks po ay medyo, nung nakaraang linggo, ay medyo yun ang nangyaring pinakamababa na crime volume na aming naitala. Ito ay 106. Ito ay nangyari po noong September 14 to September 20 week. But nung sa linggong nakalipas, ito ay muling tumaas sa 145. At karamihan po ng mga tumaas po dito ay doon po sa robbery at saka theft incidents. Pero nais din po namin sana ipakita na ang karamihan po ng incidenteng ito ay hindi na halos nangyayari sa lansangan. Karamihan po ng mga pagnanakaw, yung robbery at theft incident ay nangyayari na po sa loob ng mga pamamahay. May mga bahay po na mga walang tao, ito po ay pinapasok at doon po ay nananakaw ang mga gamit. Sa amin po namang mga operations tungkol sa drugs, pinapakita po ulit po ang mga pangunahing unit ng Northern Police District na nagsasagawa ng drug operations. Kagaya po ng District Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Force at ng iba't iba pong himpilan ng kamaan ng Northern Police District.
Ang bawat unit po ay binigyan ng target na tigsa 10 at pinapakita po riyan ng total ng amin na pong nahuli. So out of 50, sa 50 na aming targets, kami po ay nakahuli na ng 23. So may 27 pa po kami na mga dapat nahulihin doon po sa ibinigay po sa aming targets. But kahit hindi po namin naman nahuhuli yung na-accomplish pa, may mga iba naman pong mga operations na isinagawa at ito ay pinapakita po dyan yung amin na pong nahuli na iba't iba din pong lumalabag sa batas natin sa dangerous drugs. Doon naman po sa mga wanted persons, gaya rin po ng sa drug operations, binigyan din po ng bawat unit namin ay binigyan din ng 10 targets. So out of 50, doon po sa 50, 35 na po ang aming nahuli. At yung iba pa pong mga aming nahuli sa dahil sa lumalabag sa ibang mga special law mula po sa March, mula po sa buwan ng Marso hanggang September, nakahuli na po kami ng 1,040. At yung mga baril naman na amin ang nasamsam ay nakasaad na rin po dyan. Ganon din po yung quantity ng drugs na amin na pong nakumpiska. So all in all po yung firearm po naming nahuli ay nasa mahigit 100 na po mula po nung Marso hanggang September. At ang drugs po naming nakumpiska ay 1.9 kilograms. So yun po lamang at magandang umaga po ulit. Ladies first. Ang Caloocan po ang may pinakamataas. Ano po? Sabi nga natin, ang Caloocan po ang pinakamalaking lungsod sa Camanaba. Kung tutusin, ang land area po ng Caloocan ay mas malaki pa po sa Manila. Meron po tayong isang lugar doon, tinatawag po namin na Caloocan North. Sa tutusin, mas malaki pa po yun kumpara sa land area ng Manila, ng lungsod ng Maynila. At ang iyon po ang doon po matatagpuan ang pinakamalaking barangay sa buong Pilipinas. So, yung po ang ginagawa ng na may meron na po tayong talagang tinalaga na parang substation ng Caloocan po doon. Naglagay din po tayo ng isang platoon ng District Public Safety Battalion. Pinapaigting din po natin ang ating pagpa-patrolya. Kagaya nga po ng isinasaayos po natin yung kanilang isinasagawa, kung paano po isinasagawa ang pagpa-patrolya na doon. Gaya na rin po sa kautusan ng ating pinuno ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas. So sa ngayon, patuloy pa ho ang aming pag-aaral kung ano ba talaga ang tamang intervention na dapat na angkop doon po sa lugar na yon. Sinusubukan po natin kung paano po mapaigting na mapanatili ang kaayusan po doon sa lugar po na yun. Sir, yung mga station na ginagawa po, yung mga district, kunyari doon sa Nabotas, walang gaano incident ng crime. So, ginagawa nila, nagdadagdag sila ng police doon sa area sa concern para mas matutupan po. Ganun din po ba ang ginagawa nila? Ginagawa po natin na tinitingnan po natin nasaan po ba yung tinatawag po nating crime hotspot. So nasaan po ba ang bulk ng insidente? At doon po tayo nagpapadala ng mas maraming kapulisan. Tinitingnan din po natin kung anong oras at anong araw po ito nangyayari. At doon po natin nilalagay po yung mga pulis. At ang atin po namang intelligence, inaalam kung sino-sino po ba ang gumagawa ng mga krimen na ito upang magsagawa po ng focus-driven police operations. Yung ano naman po, doon sa bulk ng crime, ng pagpa-crime prevention, inaalam po ng ating Police Community Relations Division
yung mga programa na dapat ipatupad po doon. Kagaya po ng ano po ba yung mga pag-uusap doon sa mga residents na nainirahan kung ano po parang iparating po sa kanila yung mga prevention tips na dapat pong isagawa. Kagaya nga po ng naturan ko po kanina, ang sabi po ay karamihan ngayon ang napapansin namin ay halos wala na po sa lansangan, hindi na po sa lansangan nangyayari ang nakawan kundi sa mga bahay na. At karamihan po ng mga bahay na ito ay wala pong tao. So dapat siguro maturuan po yung ating mga kababayan na i-secure din ang kanilang pamamahay. Kagaya po ng isang trend pa po sa amin, ang karamihan po ng mga nananakaw ay yung mga motor na nakaparada po sa kalsada. Nawala po siyang pamamaraan upang maging mahirap ang pagnakaw po sa motor po na yon. Sir, doon sa 7 crimes na tinutukan ng PNP, alin po doon yung mataas ang bilang sa Caloocan? Robbery at saka theft. Kasi ganito po yun, ano? Bakit po minsan tumataas yung robbery at saka yung theft? Ano? Yung isang bahay po, kapag pinasok at halimbawa may binasag, ginamitan ng puwersa ang pintuan, so na-charge po yun as ang base po sa guidance ng ating batas at ng investigation, mayiging robbery po yun. Pero kapag ang bahay, pinasok, wala pong sinira, kusa siya nakapasok ng maayos po yung magnanakaw, na-charge lang po yun sa theft. So, doon po may discrepancy, ano? Hindi po, kaya yung tinitingnan po namin, ano po ba, saan po ba ito nangyayari? Hindi po kagaya sa ibang bansa, talagang generic na sinasabi nila na kapag bahay ang pinasok, ang term lang po nila rin ay burglary incident. So, tinitingnan po natin ito para may akma po natin yung intervention na dapat pong isagawa sa mga residential area. Function ng SOU? Special Operations Unit. Ano? Yes, sir. Yun po yung tracker team natin ng district. So, kagaya nga po yung kagaya ng iba na mga pag-implement po ng mga search ng warrant of arrest at pag-enforce ng mga special operations. Ito po yung operating unit ng district headquarters. Yun ba yung parang strike anywhere, sir? Sa buong within the district. Kasi po may mga krimen na halimbawa po na nangyari sa Caloocan, maaari pong ang magiging suspect o ang hinahanap ay nasa ibang lugar. Halimbawa po, naganap ang krimen sa Caloocan o wanted siya sa Caloocan, pero siya ay maaaring wala na po doon. So, ang inaatasan po natin para ipagpapatuloy ito ay ang operation na yun na tumulong ay yung Special Operations Unit ng district. Wala naman, sir, nakikita kayong parang overlapping of function? Wala naman po. SOU sa kayong mga local units? Wala naman. Wala na po naman. Kasi define naman ho kung ano ang mayiging gawain ng District Special Operations Unit. So yung general na pagpapatupad ng batas, yun ay gawain ng mga city police station. Ang Special Operations Unit, yung pagpapatupad po lamang ng batas at ng special operations na maaari ring makatulong doon sa mga himpilan ng mga himpilan na nasa kupa ng Northern Police District. Sir, kamusta yung safety sa monumento? Safe cam. Okay naman po, wala naman po. Meron po ba tayong datos na ipapapakita na since na ginawa yun is bumaba po yung incident sa monumento? Sa totoo lang po, halos wala pong nang krimen na nangyayari sa monumento. Ang amin pong datos, halos wala na pong, bibihira na po na magkakaroon ng insidente. Kung mapunta po kayo ng monumento, siguro yun po ang napakarami na pong pulis at saka mga safety officers na naka-standby. Yung atin pong Special Weapons and Tactics Team ng Caloocan at saka ng District Headquarters ay doon po yung kanilang standby point during critical hours. During critical hours po, makikita nyo po ron dalawang SWAT team na nandoon doon. Sir, sino nag-monitor ng cameras? Sa ngayon po, ang ating safe cam ay hindi live. Hindi po siya live.
Pag may nangyari, ibig sabihin live, hindi po siya ibig sabihin wala pa po yung na-establish na kanyang monitoring na talagang live na namo-monitor. Kapag may nangyayari po, saka lang po yun, nire-retrieve, nire-review. Para malaman sino po ba ang gumawa o kung na-record niya po, nandun, na-capture po ba ng camera yung nangyaring insidente. At maging tool po sa pag-iimbestiga ng ating mga investigador. Hindi pa po. Sa buong kamay nila na ganun pa po, hindi pa po siya na-integrate ano, yung mga safe cam. So yun po ang ating sunod na proyekto na paano maging live po ito. Sir, have you identified yung mga areas na notorious po when it comes to drugs? Notorious po? When it comes to drugs? Illegal drugs? Karamihan po ngayon ng na-identify po nating mga lugar ay halos nasa slum area. Masabi nga, naging problema po natin na yung street level pushing na kahit na sa halagang, sabi na nga ngayon, sa halagang 20 pesos, nakakabili ka na ng kapiranggot na shabu. Kasi po ang shabu, sabi nga natin, siya po ay isang stimulant drugs. So yung mga nagsasagawa po ng, gumagamit po nito, ginagamit po nila na sa kanilang gawain. Lalo po hindi po antukin. Ano? So naging negosyo na rin siya ng iba na walang trabaho. Kaya naging sabihin na natin naging available siya sa streets at kahit na lang sabi nga ng iba kahit na saan nakakabili. Sir, can you name yung ilang areas na talagang sila yung nasa top list nung may problema talaga when it comes to illegal drugs? Sa ngayon hindi pa wala pa po akong hindi ko po dala yung listahan na kung nasaan po anong mga barangay o anong lugar po sa barangay na yon ang nakatala sa aming watch list ano doon sa barangay drug watch list natin kung ano po mga barangay. But hayaan niyo po ipaparating ko rin po kaagad sa inyo pag nakuha ko po yung datos. Sir, yung barangay Itala sa Caloocan, kamusta na yung monitoring yung after an operation yung one-time big time. So sa ngayon po, patuloy naman po, wala pa naman pong masyadong significant na nangyari ron. Maliban po kahapon. Kahapon po ay nakapakumpiska po doon ng dalawang barel. Ano? May isang nahuli po ron na si Amod kaligtan ko po kanyang apelido. Nakunan po siya ng isang M14 at saka yung Glock pistol na pag-aari po ng pulis. So bago po kasi ito nangyari, bago po siya nahuli, nahuli po siya sa isang checkpoint operations. Ang isang bahay po ng pulis, Maynila, na si PO1 Bitrolyo ay kanya pong ninakawan, niluban at natangay po yung barrel ni P1 Bitrolyo. So sa kabutihan naman po na nagsagawa po ng checkpoint operations ang mga operatiba ng pulis po doon, ang PCV4, at nahuli po siya at may nabawi po yung kanya ang barrel na kanyang ninakaw doon po kay P1 Bitrolyo. So, kasama na po yung M14. Yung mga abis ng drug din doon, ano ang ginawa? Pinag-iba ba? Tapos nagdagdag ba tayo ng deployment? Yung mga nabisto na drug din doon sa Kalia Droga kung tawagin nila, may alam. Alamin ko po, ano, sa ngayon, hindi ko po alam kung ano na nangyari po doon sa mga sinasabi pong na-raid po doon na mga kubo. Pero nagdagdag kayo ng pulis doon sa barangay Tala? Opo, sabi ko nga, kung pinakita po yung datos, lahat po yun ay pinadala po natin doon sa Caloocan at sabi ko nga po ang guidance po natin doon kung saan po kailangan, saan PCP o saan lugar kailangan ng mas maraming pulis, doon po i-assign ang mga pulis po natin. Eh sir, hirap daw mapasok yung area kahit ng mga pulis dahil hindi siya basta-basta, parang may maraming untouchables doon. High risk daw talaga yung area. Napatunayan naman po siguro natin sa iba't ibang operations na yan na kayang pasukin po ng pulis kung talagang yan ay sasadyain. Sabi niyo kung nakuha na ng baril ng pulis? Opo. Na ano niya? Ordinaryo akyat bahay lang o gun for hire? Eh,
sa ngayon po, hindi namin pa nalalaman kung talagang may iba pa siyang kasamahan kasi mag-isa lang po naman siyang nahuli. At ayon na rin po sa unang pag-iimbestiga, isa lang po siyang pumasok doon sa bahay ng pulis po na yun. Sir, follow up lang doon sa pinatay na pulis? Okay po. Noong September 24 po yung nangyari. Ano ho? Noong umaga po ng ikasyam ng umaga, may binaril po na pulis si SPO Juan Antonio doon po sa Bagong Baryo, Caloocan. Si SPO Juan Antonio po ay isa sa mga na-download mula sa district headquarters. So mga magdadalawang linggo lang po siyang nabalik doon po sa Caloocan. Dati rin po siyang naka-assign sa Caloocan. Siya po ay aking nung makita ko po na pwede naman na silang i-download kanilang mga gawain doon sa district headquarters ay pwede naman nang i-take over ng iba. Siya po ay aking pina-assign po ulit doon sa Caloocan. At yun nga po ay nangyari po yun na siya po ay tinambangan ng isang tao. At meron na po tayong lead tungkol doon po sa bumaril sa kanya. Kung inyo pong matatandaan, meron din pong isang pulis, mga dalawang buwan na mahigit ang binaril, si PO3 Garcia, doon din po sa Bagong Baryo. Si PO3 Garcia naman po ay mula sa Valenzuela na bagong lipat sa Caloocan at hindi din po nagtagal, siya rin po ay nabaril doon sa Bagong Baryo. So itong anggulo pong ito ay amin pong pinagtagpi-tagpi at medyo, at ayon sa aming investigasyon, maaari pong isang tao lang ang bumaril po sa dalawang pulis na ngayon. Sa Bagong Baryo kasi medyo mataas din yung drugs, hindi ba drug-related? Isa rin po yun sa mga anggulo na aming tinitingnan. Kung, kagaya nga po ng aking naturan, yung pattern po ay bagong assign lang po sila doon din sa lugar na yon. So it means parang active sila sa anti-drug o nasa drug operation din yung dalawang pulis? Hindi naman po sila assign sa this, sa station anti-illegal drug team. So but maaring sabihin natin nakaapekto sila doon sa kung anumang gawain na nandoon sa Bagong Baryo. Ayan po, hindi ko po mai-discuss sa inyo yung talagang aming na-discovery dahil patuloy po ang aming operations upang malutas ang dalawang kasong ito na sa aming palagay ay magkaugnay. Sir, common denominator lang talaga bago sila na na-assign doon or meron pang ibang commonality? Meron pa po. Hindi ko lang po mai-divulge sa kasalukuyan dahil nga po patuloy po ang aming operations para po doon sa ikakalutas ng kaso. Maari pong, sabi nga, maari pong... doon naman po sa jail warden, ano po, yung nangyari naman po sa Nabotas, mga tanghaling halos magtatanghaling tapat ng araw din yon, ay binaril naman po si jail inspector Leo Haoshan, no? Again na si Inspector Jail Inspector Inspector Leo Haoshan ay bagong assign din lang po sa Nabotas. Siya po ay sinadya rin po, talagang sabi nga natin, kung sinasabi yung gunfire, siya ay sinadya talaga roon upang barilin. Siya po ay galing sa Quezon City. Sa ngayon, hindi po namin pa na-establish na kung isang tao yung maaaring gumawa po nito na nangyari. Tandaan po natin, si SP Juan Antonio ay binaril ng alas 9 ng umaga. Siya habang siya ay papasok sa kanyang gawain, sa kanyang trabaho. Si Leo Haoshan din ay papasok din nung maganap ang pamamaril sa kanya. Sa jail na balikan nyo, nakakaway daw siyang inmate sa drugs. Yung bagay sa ngayon po, sabi mo, hindi rin po namin na-devolve yung kagaya ng yung sinasabi po ninyong ibang informasyon. Hindi ko po yun masasabi na yun nga po ang kanyang ganun nga po ang resulta ng investigation. Kailangan nyo investigahan ito. Pwede. Investigahan nyo, sir, kung marami na nagpinakaway sa drugs. Ayan niyo po sir at isa po yan sa akin pong
maring pagtuunan po ng pansin ng aming mga investigador. Kung ganun nga po yung pangyayari, dahil maring iba po ang aming pong resulta ng aming investigation. Yes, ma'am. Sir, hindi na po. Sir, hindi na kasi parang po tries ko na rin na yung lahat na naibot sa crime at sa crime, puro bago lang sa MPD, sa lugar. Ibig sabihin po ba yung mga dati yung doon na dito na involved in case in terms of disciplinary action on the... Hindi naman po sila sabing bago, ano po. Kagaya ko nga sabi ko nga, yung isang namatay noon, yung dating pulis po natin na mahigit dalawang buwan ang nakalipas, si the late PO3 Garcia, siya po ay matagal na rin po sa Northern Police District. Siya po ay galing ng Valenzuela. Siya po ay nagpalipat sa Caloocan. So, hindi nga po nagtagal, siya po ay nabarel. Si SP1 Antonio po naman, siya po ay dati rin pulis ng Caloocan. Siya po ay naalis po doon, nilagay po sa district headquarters. So, nung ako po ay naitalaga doon, at na-review ko nga po na ang ibang mga gawain ay pwede naman pong isalin na at pagsama-samahin, isa po si SP1 Antonio sa mga naibalik namin doon po sa impila ng Caloocan. At after 2 weeks nga po, siya po ay nabaril. Ayun nga po, sir. In short, yung disciplinary action ng the MPD personnel, wala naman tayo masyadong malaking issue doon? Wala naman po. Kasi wala naman po silang, sa pagkakaalam ko po, wala naman pong hinaharap na kasong administratibo ang dalawang pulis po na ito. Sa lahat ng tao, wala naman po. Ang karamihan lang po na kaso na aming tinutuunan ng pulis doon po sa Northern Police District ay yung mga pagliban. Karamihan po ay absent, naisakatuparan ang tamang proseso. Limpawa po, liliban po siya dahil sabi niya nagkasakit siya. Pero pagbalik niya po, hindi naman niya nasunod yung proseso. May proseso po kasing dapat sundin. Mag-file po siya ng leave o kaya bago pa dahil hindi siya makapasok sa trabaho, dapat po ipaalam niya ito sa kanyang immediate supervisor. Hindi niya po nasunod, so nakakasuhan po sila. So ito po yung sinasaayos natin na ipaalam na dapat sundin po ng mga kapulisan natin yung tamang proseso kung sila po ay liliban. Meron din po talagang nag-aawol na, hindi na ho nagpapakita at hindi na bumabalik. At yun po ang aming talagang kinakasuhan upang matanggal na po sila sa serbisyo ng pulis. Sa ngayon po, hindi ko po dala. Pero kung ano po, pwede ko pong ipadala kagad po sa ating PIO kung yun po ang inyong nais pong malaman. Sir, di ba yung kaya mo sumulidak sa EDSA, yung isang station ng 11 sa Laloma, Palamanon, can you say na walang ganon sa LPD? Wala pa nang pong nangyari sa amin na ganong insidente. Wala pa pong nangyari sa amin na ganong insidente. Sir, doon sa imposesyon sa Caloocan, Ibig pong sabihin, siya po ay nahuli. Ang ikinaso lang po sa kanya ay possession. Siya may ano. Alam niyo po, medyo masalimuot po kasi yung sa drugs. Ano? Dahil sa amin pong paniniwala, yung isang user ay pusher na rin. Kung susuriin po nating maigi yung batas, yung user pusher na rin po kung tutusin. Kasi karamihan naman po ng gumagamit ay nagbibigay. Hindi po dinidistinguish ng ating batas kung ikaw ay nagbigay, nakijamming ka at binigyan mo ang iyong kasamahan, that's already pushing. So yung sinasabi ng mga personnel na nag-aawal, meron din bang case na tubog o kaya 15-30 ng mga sa amin po, mas madali pong hanapin. Kaya nang sinasagawa po namin na amin pong sinuri. Akin kung sinusuri doon po sa Northern Police District, halimbawa po sa District Headquarters, kung ano ang gawain ng mga bawat tao. So, ibig pong sabihin, ano ba ang ginagawa ng taong yan sa bawat opisina? So, ibig sabihin, makikita natin siya kung anong ginagawa niya araw-araw. Limbawa, siya ay tagagawa lamang ng isang report. Gaano niya ba ito kadalas gawin? Araw-araw ba ito? Linggo-linggo? O isang beses lang isang buwan? Kung yan naman ay ginagawa niya isang beses lamang isang linggo, baka maaaring yung kanyang ginagawang report ay ipasa na sa iba. At nang sa ganon, siya ay ma-download. Kaya kung ang tanong po ninyo ay
kung meron siyang nakalubog o nakalita, wala po kaming ganong nang wala po kaming ganong kaso sa Northern Police District. Sa ngayon po 2,640 something. Pag tinotal po natin. Ano ho? Ilang percent na po yung nasa patrolya? Hindi ko po masabi yung eksakto kung ilan na naglasana nasa patrolya, ano. Masasabi po natin ayon nga po sa datos po naming pinakita, yung district headquarters po na kung dati ay 210, ngayon ay 139 na lang ho. So, karamihan po niyan pinadala po natin doon sa police station. On the average po, ang nakatalaga sa isang sa patrol unit, ano ho, sa isang PCR, ang tinatawag ko naming patrol unit ngayon ay yung police community precinct. Yun po ang bulk ng mga nasa patrol. Kung dati po ang tao po doon ay 20, ito po yung nag-increase ng nasa almost 30, 20. Depende po nga sa kung saan sila kailangan. May mga PCP po, may mga police community precinct na kukonte, may mga PCP na mas marami. Dahil po, doon mas kailangan na doon sila ipadala. Depende po doon sa lugar kung anong kino-cover po nila. So yung pag-deploy ng mas maraming personnel sa land, did this contribute to the reduction of crime? Paano po? Ano pong... Paano ba yung pag-deploy ng mas maraming sa pagbawas? Isa yun na sa aming tinitingnan na talagang kung totoo ba ang aming nakikita na datos doon sa lambat-sibat namin ng mga pagpupulong. Kasi aming napansin na medyo na bumaba yung insidente ng mga kriminalidad sa lansangan. At ito ay napupunta kung nasaan doon sa residential area. Tandaan po natin, ang unang sinagawa po sa atin, yung presence ng police doon po sa mga pangunahing lansangan, sa major highways. So doon po natin ibinuhos muna yung ating presensya ng ating mga patrols. At nakita po namin na dahan-dahan ang mga insidente ay nagaganap na doon sa looban. Sir, nabanggit nyo kanina na halos wala ng crime dun sa monumento area. Opa. Confident po ba kayo na pag nag-audit ulit ang DIDM, mawawala nyo siya sa top 5 crime prone areas? Titingnan po natin. At siguro malaki rin po ang paniniwala ko na maaari pong maganap po yun. Matanggal? Na matanggal po siya. Tandaan po natin yung monumento. Dati po marami pong area na italaga po siya na pilot project dahil po marami pong snatching na nangyayari po doon. Tandaan po na kung bakit, na halos nandoon po yung terminal ng bus. Nandoon din po ang isa sa mga malaking terminal ng LRT. Nandoon din po halos lahat ng malls na nakapaligid. So talagang matao po doon. Kaya nga po kung makikasabi ko nga po, yun ang isang lugar na binuhusan po natin ng pansin at kamarami pong pulis na itinalaga po doon, pati nga po ang ating SWAT unit sa standby area po nila yon during critical hours. Sir, may day off. Alam niyo po, ang police, kung tutuusin po natin, wala naman po talagang sinasabing day off. Ang police po dapat lumiban lang kung siya ay nag-file ng leave. But ayon na rin po sa ating sa patakaran, sa Civil Service Commission, you work 40 hours a week, then you could have a rest. So, yung day off naman po, hindi po natin maalis, no? Lahat ng weekend. Sabi ko nga po, depende po kasi kung saan po nagaganap ang krimen. Ano ho? Kung ang sa pag-aaral po ng isang police station na mas marami pong krimen na nagaganap tuwing Biyernes, Sabado at Linggo, so maaaring sasabihin niya na ang walang liliban sa mga araw na yon at lumiban na lang sila ng Lunes, Martes, Miyerkules. So depende po yon sa pag-aaral ng mga commanders po natin na nakatalaga po doon sa ground. So ibig ko pong sabihin, liberal po tayo doon. Ulitin ko po, depende nga po ano. Kasi doon po sa pag-aaral po namin, hindi naman po naging specific na mataas po siya pag weekend. Hindi po ganun. Na-attribute lang po natin, ang napapansin lang po namin, mataas po ang kaso ng physical injury during weekend. Kasi po marami, alam nyo na po, karamihan po ng tao, kung liba sila ay sahura ng Lingguhan, pagdating po nang sa Biyernes ng hapon kaya na Sabado ng hapon, sila po ay nagdi-distress. At isang libangan na pagdi-distress ng karamihan po sa atin ay yung paglalasing. Sir, ito
sinabi mo kanina? Liberal ano po? Kayo ron? Sa ano po? Sa NPD? Hindi po. Liberal po ang ating patakaran kung paano po sila pa sa pagliban. Wala ko tayong pinag-uusapan dito ng partido. Apo. Isa-isahin po natin, ano po? Isa-isahin po natin yung bayan po ng Camanapa. Nabotas po, alam po naman natin na yan po ay balwarte ng mga tiyangko. Wala naman po kaming nakitang silang maring lumaban po sa ngayon sa kanila. Pumunta po tayo sa Malabon. Di po namin alam. Isa lang naman po, prominente rin po doon na politiko. Ano po. Pumunta po tayo sa Valenzuela. Isa rin lang naman po ang prominente. Meron pong isang minsan prominente. Sa ngayon, hindi naman po. Sa history, wala naman pong sabi ng naging violent na nangyari po doon sa mga lugar po na yon. Matagal po akong chief po. Matagal po akong chief of police ng Nabotas. 2 years and 5 months po akong chief of police ng Nabotas. Pero sir, ilang taon mo ang kalookan? Sandali lang po, hindi pa ako tapos. Pinapaliwanag ko lang po sa kanya. Nag-chief of police din po ako ng Valenzuela. Ano po, sumunod po sa akin ay yung ating chief PIO na naging happy po ng Valenzuela. Doon po sa Caloocan naman, kagaya po nung nakaraan, dalawang prominente rin lang naman po na sa ngayon na para maring maglaban po sa lokal. Ano po? Gaya po nang nakalipas din pong eleksyon, wala rin naman pong violenting insidente po doon. At yun nga na ating panawagan na sana ay magpatuloy po ang ganito na. Sabi nga, dapat ito ay pa-contest ng mga maginoo ng mga lalaki at mga babae doon po sa ating larangan po ng eleksyon. So most likely, sir, you will not be announcing any area of concern? Sa mga nakalipas, sila, sa mga nakalipas po naman na halalan, hindi po sila nasali. Ang Northern Police District po ay hindi po nasali na may area of concern or hotspot. Kilala nyo naman po yun. Hindi, ang sa ngayon naman po, ang sa ngayon ay palagay po namin, ang sila rin po naman eh, ang incumbent din po, muli po siyang tatakbo sa halalan. Pakilang tanong naman sa Maricela? Second term po ng mayor doon. Yung palaokan? Second. So parang may equity sa incumbent. Si Ortega namatay din siya. Napasyon lang yata yun. Sino po? Hindi ko po na... Dati pong vice mayor yata po si Mayor Oreta. Ano po? Okay. Thank you po. Thank you, Ms. Ma, for the extensive... Others matter. Congratulations, others matter. Okay, third. And... Pwede. Dami na pamalit sa'yo. Dami na. Sa? Sa San Jose del Monte? Nang, i-check natin sa PD Bulacan. Titingnan natin kung ano mga circumstances kung paano sila nahuli. Pag involved, hindi pa sila tapos. Ayan mo muna. Text nyo muna ang... You may get this number and text him first. Alvin. Check muna natin. We will look into the circumstances of their involvement. Cecil. We'll direct PD Bulacan to submit report.
Thank you, Third Ann. Sir, positive. Positive. Sir, yun yung sa San Juan, tsaka MPD. Yung allergy na na-arbor ng MPD. Yeah, ako sa yung sa San Juan, pinalaya na to. Na-arbor daw ng kare station. Meron kaming memo ngayon sa Eastern Police District to clarify the issue. We will give you update once the district director submits his explanation on that. Doon na rin bibisa rin future action sa Yes. Based on the clarification that will be made by the district director. As of today, we will send a memo to the district director to clarify the report. Okay. Sir, thank you. Sir, ang MMDA, parang dinidiscourage sila yung mga nauuling motorista. Oo, sir. Na huwag bigyan sapagkat yun daw ay anti-wiretapping. Sir, sa panig ba ng police, sir, yung pagkuha ng ganong video, advantageous ba yun sa tropa nyo? Disadvantageous, sir. Kung hindi naman ito bawal sa batas, so we encourage people to do that. It is a deterrent on the part of the enforcer, at the same time deterrent din sa part nung kung sino man na gumawa ng illegal. Kung napapansin nyo nga sa, di ba sa US meron yung video ang police? Yes, sir. Okay. So, lahat naman tayo, kaya nga in-encourage natin ngayon as a deterrent factor or anybody will commit illegal acts, to record anything as to the actuations of, well, sa part namin, yan nakadeploy nating mga kapulisan, at noon pa man, ito'y naging patakaran na nga natin to give us feedbacks on the actuations of our people on the ground. Meron nga din kami sarili naming red teams to conduct inspection, discreet inspection or on police station so that we will know the actuations and the activities of our policemen if they really comply on the rules. On the other hand, and noon pa naman, sinabi na rin natin na we encourage our the public to show us the performance of our policemen and give us feedback, not only, of course, a video, but also sa social media. And we're active on that now because feedback is a source of corrections and improvements on our performance. We encourage people to give us feedbacks in any way or any measures of communication. Social media, videos, of course, reports or personal complaints. Pwede naman yun. Good or bad, sir? Good or bad. Good, then thank you. You appreciate our effort. Bad, we improve. We correct ourselves. That would be his interpretation, but on our part, sabi nga namin, policy na ng Philippine National Police to be transparent. Sir, yun pong, in terms of sa law, di ba parang sinasabi ni lawyer na nag-explain din na parang public, you're performing public task, and di ba parang you're in public place, so walang one-tapping dun, sir? On the part of the Philippine National Police, we encourage transparency. May kanya-kanyang interpretation sila, but on the part sa amin, palagi sinasabi namin, we encourage feedback from our citizens. Give us feedback. If it is not good, we will improve. If it is good, maraming salamat sa appreciation ninyo ng aming mga trabaho. Para ma-motivate naman natin mga tao. Ma-motivate natin ang ating kapulisan na nagpa-function dyan sa kalsada na sa gitna ng init at ulan, ay andyan pa rin sila. Kung may pagkakamaliman, then bigyan nyo rin kami ng impormasyon para ma-correct namin sila at ma-improve pa namin ang aming performance. So, pero do you also encourage yung mga gawain na pagkaroon din ang camera para nang ma-document nila yung paraan ng apprehension nila? Actually, may gumawa na yan noon. No less than, kasama din dyan sa Highway Patrol. Binibideo nila pag nagtitikit sila. That is also, of course, one way of deterrence nga. And actually nga ngayon, yun nga ang aming panuntunan is that papunta na rin tayo doon sa tinatawag na e-ticket para yung personal confrontation, I mean personal, you know, malilesen. Not necessarily na hindi tayo makikipag-usap sa mga violators, but yung mga, you know, what is happening on the ground in terms of negotiation, marireduce yun. And then,
ang ating pag-uusap, diretso tayo sa violation. Para maging professional yung treatment sa isa't isa. We discourage yung corruption sa ground. And that the deterrence basically is the participation of the public. Yes. Paano? Manila traffic. Yes, but among the worst in the world. World? Worst. EDSA lang po muna ang HPG. Yeah, we focus. Traffic and majority to other part of the world. Siguro ang ating i-concentrate muna is EDSA. Ang mandate po ngayon ng HPG is EDSA. And that's the reason why. Siguro paunti-unti lang. Step by step. Huwag nating buuin muna yung isang problemang napakalaki kung sakali. Unti-unti muna, kumbaga sa pie, doon muna tayo. If maganda yung performance sa EDSA, i-replicate natin sa ibang lugar. And of course, nakikita naman natin, and there are some claimers na gusto silang i-deploy sa ibang lugar. But again, ang maganda siguro dyan is i-concentrate muna natin sa EDSA. Kung makita na natin na yung mga best practices natin, then eventually it will be adopted on other areas. But as of now, considering that the mandate is focused on EDSA and the 6 choke points, then concentrate muna natin dito sa EDSA. Tingin nyo, ano lang naman yung survey, tingin nyo reflective naman na worst talaga yung traffic sa EDSA among doon sa lahat ng mga traffic sa buong mundo? Wala pa akong nabasa tungkol doon sa dokumento na ang Manila ba? Ang isa sa mga na traffic. Wala pa akong nakitang dokumento ngayon, but as part of our effort to improve the traffic, kaya nga ito nga ang ginawa ng ating pamahalaan at nilagay nga yung HPG dyan. But it is a government whole government approach, not necessarily HPG only. We appreciate the effort of other agencies. Kasama po natin sila dito, not necessarily the police. Kasama natin ang, of course, MMDA, andyan sila. And other agencies, district units ng mga PNP, and of course, the local government units. The effort is, of course, to improve the traffic, not only maybe in EDSA, but darating ang panahon na maaayos din natin itong problemang ito. Sir, babalikan ko rin lang sa anti-wire tracking ko, sir. Sir, as a lawyer, kailan ba yung nagkakaroon ng commission ng anti-wire tracking law? Violation ko sa... Ang pagkakaalam ko, by the board itself, because it's a communication. Communication-wise, tayong dalawa nag-uusap, pag tinap mo yung aking cellphone or telephone, any means of communication between you, person to another person. So hindi covered yung details, sir? I'm not really sure in particular sa ganun, ano? But again, there are interpretation made by other lawyers. It's only the court that will decide if it is wrong or right. Based on circumstances, of course. But sabi ko nga, on the part of the Philippine National Police, well, transparent on our actions. We want the public to participate on our activities so that, sabi ko nga, you can correct us and you can also help us. Thank you. Magandang umaga po sa inyo lahat at magandang umaga muli. At least may coke na kami.